Nung isang araw, dumaan kami dito sa Omomo at syempre, dinala ko ang aking bakasyonistang lola since mas gusto siya nakikita kaysa sa akin. Dagdag na nga pala sila ng mini cafe at bubble tea dito sa loob ng tindahan nila. Hindi ko alam kung anong kinukutkot ng aking lola ko dyan, pero nagtaka ako bakit parang may gusto siyang puntahan eh first time ko lang naman siyang dinala dito. Pala nakita niya yung malaking cherry blossom sa gitna, gusto niya magpa-picture. Inoffer ko kay lola yung tinda nilang kasangkapan dito pero ginudge niya lang. Mas matibay daw yung mga kasangkapan niya sa Pilipinas. Eto naman kapatid ko, nakita niya yung sikat na Japanese candy. Sabi ko sa kanya, ipakita niya kay Dandan kasi matagal na niyang hinahanap yan. Madami din silang tindang iba't ibang Japanese candy. Ganitong KitKat na maraming flavor. Ayan nga pala yung favorite ko, yung dark chocolate. Kung mahilig ka sa Japanese candy, bagay ka dito. Kung mahilig ka rin sa Pocky, bagay na bagay ka pa rin dito. Nabigla din ako dito sa mga Japanese drinks nila. Sobrang daming pagpipilian. Madami din silang gamit na magagamit mo sa winter tulad nito. At syempre, hindi magpapahuli ang aking lola. Nakita ko rin dito yung matagal ko nang hinahanap para hindi masakit sa tenga pag winter. Kaso natawa ako nung sinuot ko kasi may design siyang parang mali. Nahanap din ng kapatid ko yung scarf na matagal na niya daw hinahanap. Madami silang tinda dito like skincare, makeup at iba pa. Naaliw ako sa mga stuffed toy nila. Pero syempre nakikikurot-kurot lang tayo kasi ang mga presyo medyo nakakaaliw din. Itong isa parang dumplings at itong isa naman parang salmon. Itong nahanap ni Dandan parang sushi. Sabi ko kay Lexi, green peas yan, sabi naman niya, sili. At marami pa kaming nahanap ng stuffed toy na maliliit. So yun lang, paalam!